video, I'm going to tell you facts about me. So, we have 27 facts about me. So, please subscribe at my channel and please click the thumbs up if you like this video. And please comment down below if you want me to make more videos. So, without further ado, let's get started. So, first fact about me is mahilig sa phone case. Mahilig sa phone case. Yes, mahilig ako sa phone case. Mahilig ako sa phone case. Pero, bibili ako ng phone case. Isa lang. Pero for 2 months na yon. Then, after 2 months, bibili na ulit ako. Pero, ang pinakamatagal kong case is yung last na case ko. Kasi itong case, nagamit ko is bago na naman. So, yon. Second, my favorite color is pink and violet. Halos lahat ata ng gamit ko is pink and violet ang kulay. I'm sorry guys, excuse me. Number 3, mahilig magsayaw. So, mahilig ako magsayaw. Pero, pag nagpa-practice, ang lakas ng loob ko na magsayaw lang. Pero, if nasa stage na, hala, yan na, kinakabahan na ako, nagdadasal na ako. Pero, pag nasa stage ka na, tapos nasa harapan ka na ng tao, parang mawawala bigla yung kaba mo. Tapos, may enjoy mo na lang ulit yung sayaw. So, yon. Number 4, mahilig sa adobong chicken. So, yon. Number 5, nagki-keep ng memories. So, yon. Nagki-keep ako ng memories. Halimbawa, nagbigay sa akin yung best friend ko ng bracelet. Itatago ko yon or hindi ko yung basta-basta ibibigay or itatapon kasi may value yun eh. May value yun. Binigay yun sa akin ng best friend ko. So, yun yung example ko. Number 6 is mahilig sa tubig. Mahilig sa tubig or mahilig uminom ng tubig. Super mahilig ako sa tubig. Kasi, hindi ako nasa soft drinks or soda. Then, minsan lang ako mag-juice. Yun. Minsan lang ako mag-juice. Then, ang super dalas talaga ay uminom ako ng tubig. So, yun. So, I'm sweet. Sweet. Number 7, sweet ako. Hindi ko alam kung sweet ako, pero medyo lang naman sweet. Pero hindi ko lang alam. So, basta sweet ako. Number 8, matatawanin. Yes, matatawanin ako. Or umingiti ako. Ganun. So, yon. Number 9, matyaga. Matyaga ako. Siguro, example ng matyaga ako is yung sa period, sa final test namin. Kasi, doon, medyo tinamad-tamad na ako mag-aral. Pero guys, hindi ako lazy mag-aral ha. Yung tinamad lang ako mag-aral kasi pagod-pagod na, ang dami na ginagawa. Then, naisip ko, ay, honor student ako, kailangan ko to gawin. Kaya, kahit napagod-pagod ako, pinilit ko pa rin mag-review. Kasi, final test yun, guys! So, pag mababa ka sa final test mo, hindi ka makakasama sa honor. So, yun. Number 10 na tayo, guys. Mahilig mag-wacky, yes! Yan na, guys, pag may nagpipicture-picture na, hi! Talagang waki-waki na, again, oh, ganyan, kung ano-ano pa, guys. So, yon. Number 11, minsan lang mag-makeup. Yes, guys, minsan lang talaga ako mag-makeup. Nag-makeup lang ako pag may occasion or may program sa school. Tapos, ang ginagamit ko lang sa occasion is liquid foundation, blush on, then
routine. Then, yun yung ginagamit ko for occasion. Yun lang ginagamit ko para sa occasion. Then, yung mga products na yun, yun din yung ginagamit ko. Pag may mga program sa school or recognition or convocation. Then, naglalagay lang ako ng mascara, ng eyeliner, pag birthday ko lang. Diba guys? Minsan lang yun, once a year lang, pero yun nga, like what I say, ay mali. Yun nga, diba? Kagaya ng sinabi ko, hindi nga ako mahilig mag-makeup. So, yun. Number 12, mahilig magtali. So, yan guys, mahilig akong magtali, yung mga tere-terentas, yung mga ganyan, isang ponytail lang, ganun. Kasi, super init sa Pilipinas, guys. Kaya, kailangan mong maidala ka laging tali or laging ka dapat magtali. So, number 13 is mahilig mag-recycle ng mga gamit. Yan, guys. Super mahilig ako mag-recycle. Halimbawa, may nasira ako. Yung maggagawa ako ng paraan or magre-recycle ako ng bagong gamit, then ibibigay ko dun sa tao na sad dahil sa ginawa ko. Dahil nasira ko yung gamit niya. So, yon. Or mag-recycle ng gamit. Or mahilig akong mag-design ng mga gamit. Yon. Then, number 14, nanonood sa YouTube. Yon, nanonood ako sa YouTube. Pero, nanonood ako sa YouTube if weekend lang. Weekends, then weekdays din. Pero pag gabi, if wala akong maraming ginagawa. Number 15, mahilig gumawa ng kanta. Yan, guys. Mahilig akong gumawa ng kanta. Pag wala kami ginagawa sa school, kukuha ko ng paper. Malamang paper, diba? Magsusulat ako doon ng kanta. So, yun. Nakagawa nga ako ng chorus ng kanta. Pero chorus lang siya, guys. Pero, hintayin nyo yan sa next video ko. Paparinig ko sa inyo pag kumpleto na yung kanta. So, number 16, mahilig bumirit sa bahay pag tahimik. So, yan. Pag tahimik lang sila, pag nanonood, yan. Nanonood. Halimbawa, tahimik. Nanonood. Nanonood lang, pero tahimik na kami, no? Sabihin ko, we could be! Yung bigla akong kakanta, ganun. Yun. So, number 17, mahilig makipag-bonding sa mga tao or sa mga loved ones mo. So, yun. Mahilig akong mag-bonding. Alam nyo na. So, pag may mga occasion talaga, tapos doon ko lang nakikita yung mga pinsan ko, doon lang talaga kami nagbabanding. So, yun. Number 18, mabilis matawa. Yes, super bilis kong matawa. Yung hindi naman siya masyadong nakakatawa, pero tumatawa na ako. Oh my God. Ganun. Super bilis ko talaga matawa. Number 19, mahilig sa kikay na gamit. Mahilig ako sa kikay na gamit. Super mahilig ako sa mga kikay na gamit. Halimbawa yung hindi kasi ako ganung person yung bibili ng ring tapos yung ring na design is mga Barbie ganun. Hindi ako ganung tao, pero ang mga kinakakikayan ko yung damit. Pag damit, naka-off shoulder, ganun. Tapos yung mga notebook ko, doon, nilalagyan ko ng mga drawing na pang kikay-kikay, mga ribbons, ganun. So, yun. Then, number 20 naman tayo, mahilig sa matamis na prutas. Super mahilig ako doon. Tapos may buto, yung prutas na matamis, yung prutas na yun. Tapos ang tamis pa. Ang sarap! So, number 21, mahilig mag-ipon ng pera. Yun. Like what I said, mahilig talaga, mahilig akong mag-ipon ng pera. Dito nga sa sinasabi ko ngayon. Kasi, yun yung parang tiyaga. Example ng tiyaga. Mag-ipon ka ng pera para may mabili ka. Yun.
Kasi ayoko namang iasa lang sa mga magulang ko yung kailangan ko. Kailangan may bilhin ka rin na sarili mong pera yung gamit. So, yon. Number 22 is pango. Pango ang ilong ko. Super pango. Pero medyo ano naman na, nagkakabuto na. Yan guys, may sipon pa ako ngayon. Oh my God. Then, number 23, mahabang pilik mata. Yes guys, mahabang pilik mata ko. Yan oh, wait lang guys. Hirap. Basta guys, mahabang pilik mata ko. Wait lang. Yun guys, hindi pilik mata ko guys. So yun guys. Then, number 24, mahilig manood ng Dora the Explorer. Yes guys, I'm fan of Dora. Yes. So nanonood pa rin ako kahit 9 years old na ako. So, paborito ko kasi si Dora noon. Hanggang ngayon. So, number 25, mapagmahal. Yung magpagmahal, parang sweet, pero may pinagkaiba sila. May sarili silang value. Or may iba silang ibig sabihin. Number 26 is, hindi mabilis magsawa sa mga bagay-bagay. Kasi, hindi naman talaga ako mabilis magsawa. Kasi doon sa phone case, diba, ang tagal ko nga bago magpalit ang phone case. Kasi hindi talaga ako mabilis magsawa. So, yon. Kaya pag siguro may binigay sa akin na cheap na gamit, or mga na gamit, random na gamit, hindi ko sila pagsasawaan agad. Yon. Kasi may value nga, diba? So, parang nagkikip lang din ako ng memories. Number 27, and last but not the least, is minsan lang kumain ng dinner. So, yun guys, minsan lang talaga kumain ng dinner. So, yun. So, guys, yun yung mga facts about me. So, yun nga guys, please subscribe and click the thumbs up if you like this. And please comment down below if you want me to make more videos. Kailangan kong malaman kung gusto niyo pa akong gumawa ng mga videos, ha? So, yun, guys.